Dumarami pa ang bilang ng mga suspect sa droga na umano'y nanlalaban at napapatay. Sa Naga City, Camarines Sur, desidido raw na magsampa ng kaso laban sa mga pulis ang ama ng isang lalaking nang agaw umano ng baril at napatay sa loob mismo ng presinto. Makibalita tayo kay Alfie Tulagan. Patay matapos umanong manlaban sa mga pulis ang isang alias Loloy sa Santa Cruz, Maynila. Dati na raw kinatok sa Opland Tukhang ang hinihinalang tulak pero hindi siya sumuko kaya tinarget na sa bypass operation. Una raw nagpaputok ng baril ang suspect nang makarinig ng sigaw na may mga pulis sa labas ng kanyang bahay. Napilitang gumanti ang mga otoridad at tinamaan ng tatlong beses sa dibdib si alias Loloy. Ayon sa pulisya, nakuha sa bulsa ng suspect ang lisensyang burado ang litrato. May baril, droga at paraphernalia ring nakuha raw sa kanya. Nababahala naman ang mga kapitbahay ng suspect na baka madamay sila sa sunod-sunod na operasyon sa lugar. Natatakot din kami, nakakaramdam kami ng siyempre na baka lalo na mga katulad namin. Pero oo, residente dito, mga madamay mga inosente at mga bata, nagkakaroon ng trauma. Lalo nakarinig ko kami kasi ako nasa loob ng bahay, nakarinig kami ng putok. Nasawi rin sa bypass operation ang isang sinasabing pusher sa Cabuyao City, Laguna. Natunugan daw ng target na si Richard Andaya na isang pulis ang kanyang katransaksyon kaya agad umano niyang binaril ang pulis. Tiyempo namang bumunot din ng baril ang pulis at napatay ang suspect. Bagamat tinamaan ng bala ang pulis, hindi siya nasugatan dahil sa suot niyang bulletproof vest. Patay rin ang isang lalaki matapos mang-agaw umano ng baril ng pulis sa presinto sa Naga City, Camarines Sur. Ayon sa pulisya, nahuli sa checkpoint si Rafael Piñera dahil wala siyang suot na helmet. Napag-alaman pang hindi rehistrado ang motorsiklo at wala siyang lisensya. Ayon sa pulisya, nakuha rin sa bulsa ni Piñera ang isang pakete ng umano'y marijuana. Sa gitna ng interrogation, inagaw umano ni Piñera ang baril ng isang babaeng pulis. Agad naman dumating ang iba pang pulis, saka binaril ang suspect at napatay. Maghahain daw ng kaso sa Commission on Human Rights ang ama ni Piñera. Sa Labangan, Zamboanga del Sur, napatay rin matapos umanong manlaban ang pananiniwala ang tulak ng droga sa isang bypass operation. Si Jojo Conde raw ang itinuturo ng mga sumukong drug pusher na nagbabagsak umano ng droga sa kanilang bayan mula sa Uzami City. Ayon sa pulisya, nakahalata ang suspect na isang pulis pala ang kanyang katransaksyon kaya agad siyang bumunot ng baril at pinagbabaril ang mga pulis. Dead on arrival sa ospital si Conde. Ang Archdiocese ng Cebu nananawagan naman ng pagkakaisa para maresolba ang problema sa illegal na droga. Ayon kay Monsignor Joseph Tan, sa dami na raw ng mga sumusuko, hindi na nakapaghanda ang lokal na pamahalaan para tanggapin sila. Hinihikayat ni Tan ang publiko na maging mahinahon at huwag kundinahin ang mga pulis na kasama sa mga operasyon dahil ginagawa lang daw nila ang tungkulin bilang alagad ng batas. Alfie Tulagan, Nagbabalita, Pilipinas.